Boss, pwede ba ako makikita dito? Oo, si Zeno. Ganito nga pa ako yun, oh. Familiar nga yung amoy, eh. Gabi-gabi ko yan na amoy, eh. Forever! Forever in plastic, eh. Grabe, oh. Yan yung plastic, may forever sa plastic, guys, ha. Tama na plastic. What's up, guys? Papa Pao here, purong pagmamahal. Sama natin. Guys, subscribe din kayo kay Tony Stork. Search nyo lang para sa mga inspiring videos. Dito tayo ngayon sa Manila Bay. Nakakatuwa lang tingnan, napakaraming tao dito. Ang dami ng ingisda. Mamaya nasa divisoria na yung tilapia. At titigan natin, share namin sa inyo kung ano ba mga nangyayari dito. Samahan nyo kami, guys. Ayan. Let's go! So guys, nandito tayo sa bandang dulo. Silipin natin dito sa bandang dulo kung ano itsura ng Manila Bay. Ay, akit tayo! So ayun guys, ano, makikita nyo dito sa bandang dulo, puro rock siya. Puro rock. Okay. Nandun sa kabilang side yung pupunta natin yung merong sand. Okay, na parang may shore. So, sobrang daming tao, nakakatuwa. Saka, yes, napakalinis nga niya. Nice! Sakto-sakto ito. Original Manilenyo to. Ano bang masasabi mo sa itsura ngayon ng Manila Bay? Yung bata ako parang ganito. Pero nung lumaki-laki na ako, hindi na ganyan yan. Walang sand, nilagay lang yon. Dati, puro bato to. Maraming naliligo. Nagro-rowing yung mga kaibigan ko, 3 a.m. Pag lumublob ka, libre gasolina. Ngayon, dahil yun na yung pinaka-sandblock mo. Ngayon, literal na black. Yes. Ngayon, wala kang naamoy. Great job! Sino man yung nag-volunteers? Great job, guys. Good job. Thank you, thank you. Subscribe din kayo kay Tony Stork. Hindi na mabaho dito, guys. Pwede na kayo mamasyal. Ayos na ayos. Ayun na, vlogger, oh. Purong pagmamahal. Nakakatuwang isipin na ngayon, pakalinis na ng Manila Bay. Hindi mo na kailangan umalis pa para makalamiha, mag-bonding kayo ng pamilya, karanas ng vitamin C, kuno. Good job, good job. Thank you sa lahat ng volunteers at lahat ng may pakana nitong pag-rehab nitong Manila Bay. Nice. Puro pagmamahal. Okay guys, medyo malayo-layo na inalakad natin at marami tayo nakikita dito na mga bikers, mga MMBA and DPWH, mga nakapes sila. So, parang nasa dulo na tayo, no? Oo, yun yan. Ano yan, US Embassy. Tignan natin kung ano na itsura talaga ng ating Manila Bay, ano? Napakaraming tao dito, guys. Nakakatuwa lang talaga. Sobra. Dami nagsiswimming. Ngayon ko lang nalaman, mababaw lang pala yun. Ay, mga bata, oh. Mababaw lang pala siya. Nice. DPWH, thank you. Good job. Ah! Gusto natin puntahan kasi yung pinaka parang shore, eh. Yung beach and datingan. Kaya lang meron ng ginagawa. So feeling ko, inaayos na yung ano dito talaga. Yung pinaka area. So pinapaganda na to, I think. So, piling ko, kailangan natin bumaba dito. Papunta dun sa merong beach. Nice! Anong ano nila? Hatchback. Hatchback, thank you! Ayan, good job! So, siyempre, maikilinis din tayo, pero dun tayo banda para makita na rin natin kung ano meron dun.
Parang gantong-ganto ko na disgrasya. Dahil sarado nga itong ano na to, yung pinaka-area na to. So kailangan natin dumaan dito sa bato-bato, ano? Ayan, kung makikita nyo, ayan. Doon pa tayo pupunta sa ano, sa parang beach. So dito, actually may mga dumi pa. Ayan. Dilinis tayo, tulong tayo doon. Ayan. Pero... Ay, ay! Ay, guys! Subscribe din kayo kay Tony Stork. May gold mines. So dapat pala, may dala tayong gloves din. Hintayin ko tayo kayo. Boss, thank you boss ha. Saludo sir. Ayan. Daming volunteers. Thank you mga volunteers. God bless. Good job. Sir, salamat po. Meron sila dito pinapaagos na ano. Ano yung creek? Galing sa creek? Okay, wastewater galing sa city. Galing sa city daw to. Padiretso siya doon sa dagat. Nandito na tayo dun sa pinaka ano, yung may buhangin. Pinaka dulo. Dami nagsi-swimming. Saka mababaw lang pala ito. So gusto sana namin tumulong kaya lang wala kaming gloves. Dapat pala, nagdala kami ng gloves dito mapunta, no? Pero dito sa area na to, no, malinis na, no? Dito sa area na to, sa bandang dulo, malinis na siya. So, yun, dun lang. Banda dun lang yung medyo matumi pa. Pero yun nga, hindi kami makatulong kasi dapat pala may gloves tayo nila. Guys, yan si Kuya, yan yung na-feature sa na-trending. Siya yung naglilinis. Yan si Kuya. Grabe Kuya, thank you so much. Saludo. So yun guys, nakakatuwa na nakakalungkot. Nakakalungkot kasi hindi tayo makatulong kasi wala tayong gloves. Nakakatuwa na ganito na itsura ng Manila Bay. Sobra! Nakatapak ka na dito. Sa wakas, matatapakan mo na itong lupain na ito. Buwang! So nice, nakakatuwa lang. Medyo nakaka-guilty kasi gusto natin tumulong maglinis. Pero hindi tayo prepared, hindi tayo alam. So, siguro ang ma-share na lang natin is, kung di mo kayang maglinis, huwag na lang magdumi. Diba? Huwag na lang tayo magdumi. Huwag na lang tayo magpahirap. Diba? So, siguro that way, yun na lang yung maitutulong natin. Pero tatry pa rin natin maglinis. Sobrang daming tao dito guys. So yun guys, dito tayo sa pinakadulo ng Manila Bay. And yes, it's nice. Maraming pamilya, nagbabanding, nag-swimming. And kailangan pa talaga siyang linisin guys. Kasi ano, nakita natin doon mga naglilinis doon. May mga nakabaon nga na mga basura. So, ayan, nakakaano lang, nakaka-guilty lang. Nakaka-guilty na wala tayong maitulong. Kayo mga dampot eh. Ayan. Bali, dito naman sila. Hindi, huwag na lang tayo magdumi. Yan lang, maitutulong namin, huwag na lang tayo magkalat. Wala tayong gloves eh, hindi tayo makakatulong. Tulong namin, awareness. Awareness, ayan, tulong. So, yun guys ha, kami ay nananawagan na kung hindi kayo maglilinis, huwag na lang kayo magdumi. O yun na lang maitutulong natin, ha? Ayun guys, merong gloves tayo na ano. Tapos hingi tayong gloves para makatulong tayo maglinis dito.
Tagal na yun ah. Minsan may gusto rin. Tingnan natin kung kanina tayo makakaingin ng gloves. Actually, pag binungkal talaga yung mga plastic, forever na. May forever sa plastic. Boss! Ay po, good morning. Saan kayo makaingin ng gloves? Pero kayo naingin ng gloves? Dala namin eh. Dala namin. Oh, ay boss. And thank you po mga boss ha. Umunod ka na kayo. Wala na talaga magtutulungan kung di tayo-tayo lang. So, yes sir! Hanapin natin kung saan tayo makaingin ng gloves. Ayan, yung mga angkas pala nandito. Ayan, thank you angkas ha. God bless. Boss! Boss! Baka pwede makain. Thank you. Okay guys, sunod tayo. Angkas. Thank you, Angkas ha. God bless. Second reading na. Good job. Yes. One with Angkas. So guys, makakatulong na tayo sa wakas. Hanap tayo ng ano, area na pwede tayong makipulot. Ayan, dito. Tayo natin dito sa mga boss natin na mga Angkas riders. Let's go! Forever! Grabe oh! Yan yung plastic, may forever sa plastic guys ha! Tama na plastic! Butas daw. Kahon. Ano masasabi mo, buddy? Ha? Power. Mga boss, mauna na kami. Thank you. Mag-trending tayo, maka-champa. Thank you. One click group po. One click. One click. Ang kas. Biker. One click. One, two, three! Thank you! Good job, Angkas! Thank you! God bless, guys! Thank you, boss! Partner! Pre! Wala niyo ba doon? Pre, mababaw lang po. Mababaw lang? Kamusta? Ayos lang po. Hindi naman mabaho? Okay ba, okay? Mahalat lang! Power! Medyo malayo-layo yung lalakarin natin pabalik dun sa ating motor. Courtesy, Tony Stark ha! Subscribe kayo guys! Amen! Tawag dito? Local government? Baka naman! Baka naman! Kaya naman sa Tagigo! Success! Ang punta natin dito sa Manila Bay. Natulong tayo kahit papano. Nakita natin na talaga namang yung pagbabago ano. So, medyo sumablay lang tayo kasi hindi natin nakita si Boss Pao. Yan, Boss Pao baka naman. So meron pa naman tayo regalo, munting regalo sana kay Boss Paolo Tomenes. Pero yan, hindi natin na-meet yung ating ano, yung mga inspirasyon natin ng mga YouTuber. Okay, so guys, pagpunta kayo dito ha, dala kayo ng gloves, dala kayo ng sako. Grabe guys, may forever sa plastic, napakarami. So kung nagpa-plastic pa tayo, isip-isip na muna tayo ulit na baka meron tayong maitulong. Bawasan natin yung pag-consume ng mga ano. Huwag natin supportahan din. Alam mo yung mga ganun? Alam mo naman na hindi ganun kasimple yun gawin. Pero
wala namang ibang gagawa nung hindi tayo, di ba? Sa atin magsisimula. So I think ganun, pero syempre kaya natin 'yan. Yes, sir. Gagumanda na yung ano, gumanda na tong Manila Bay para magiging Boracay na to. May mga ano na oh, mga massage. Tapos feeling ko parang may ibabalik daw dito eh, yung mga bench ganyan. Hindi lang ako sure. Okay guys, so ayun oh, pauwi na tayo. Kahit paano nakatulong tayo ng napakaliit, pero masasabi ko lang is kung wala kang maitutulong, huwag ka na lang magpadagdag sa dumi, okay? Huwag ka na lang magkalat kasi yun ay maitutulong natin, kasi sobrang dami pang ano, basura sa ilalim ng mga ano, pag binungkal mo siya, yung buhangin, sobrang dami pang basura. So, feeling ko matagal-tagal pa na rehabilitation to, at sana marami pang alam mo yung mag-volunteer, tumulong at ipagpatuloy lang tong cleaning operation or rehabilitation na ito, ano? Volunteer maglinis. Yes, sir. Hindi so, magdumi, ha. So, ayun guys, sa lahat na naglilinis, sa lahat na pupunta dito para maglinis, thank you so much. Sobrang appreciate namin yan at sobrang nakakatuwa na makita na ganito na yung Manila Bay. Okay, hindi na siya mabaho. Dadaan ka dito. Dati, maamoy mo na agad, masangsang. Pero ngayon, pag binungka lang, medyo talaga grabe yung amoy niya. So, yun guys. So, siguro, ano yung message mo kay Mayor? Mayor! Ayos! So, feeling ko lang ano, sa mga government officials na namumuno dito sa Manila, galingan nyo pa, pagpatuloyin nyo to, yung pinsimulan. Mayor pala ng Taguig, kasi Taguig yung volunteer dun eh. So yun guys, dito na tatapos yung ating vlog for today, and I hope na pumasal din kayo dito at huwag nyo kalimutan magdala ng gloves at ng sako para makatulong kayo kahit paano, okay? So thank you guys, purong pagmamahal! Good job! Okay guys, so galing tayo sa Manila Bay. Unang-una, gusto kong pasalamatan lahat ng tao na nag-e-effort. Appreciate ko po, and I believe na appreciate ng mamamayan ng Pilipino yung ating pagmamahal sa ating bayan, kahit hindi mo yan lugar. Ang dami namin nakita, mga taga-Taguig, mga taga-QC, at kung saan-saan pa. Organization, hatchback pa yun, and then ang cast. Ang dami, sobrang daming grupo na nagtulong-tulong para linisin yung Manila Bay. Hindi yung ganun kasimple. Noong nakita namin, tumulong tayo ng kahit papano ng konting-konti, nakita natin na talagang sa ilalim ng lupa, marami pa talaga, marami pa siyang basura. Kailangan tulong nating lahat. Walang ibang gagawa nun kundi tayo. Sa mga tao naman na nagpupunta doon o mga namamasyal doon, please lang, kung hindi tayo maglilinis, sana wag na lang tayo magdumi. That way, makatulong tayo. I think this is a start. Ito ang umpisa ng pagbabago. Sana maggayahan na yung bawat lugar. I believe na malaki ang magiging impact nito, rehabilitation ng Manila Bay. Kaya ito naging okay na talaga, na talagang, alam mo yun, yung parang, wow, Miami Beach na talaga yung dating niya. Sana, kung makakarating man to sa pamahalang lokal ng Maynila, sana, alam mo yun, parang ipagpatuloy, tuluyan ng bantayan, linisin araw-araw, gawing consistent yung nasimulan ng mga nag-volunteer, nag-gumawa nun. Kasi ang laki ng ginanda, ang laki ng pagbabago. Alam mo yon, yung masangsang na amoy, wala na, yung mga basura, wala na. Nakakalungkot lang, ano? Makikita mo dun mga lumang pakete pa ng mga sesto, ng mga chicheria, ng mga chocolate. Grabe, yung plastic forever talaga. Hanggat maaari, kung kaya nating bawas-bawasan, kung kaya mong tanggalin, kung hindi naman bawas-bawasan ang paggamit ng mga plastic, marami namang ano, option, marami namang alternatives na pwedeng gamitin. Ngayon na nagre-reflect kung kapabayaan natin. Sana, ito na talaga yung change na mangyayari sa Manila Bay. At hindi lang sa Manila Bay, pati na rin sa ibang lugar na pwedeng ma-improve, malinis, mga estero, mga kalsada. So yun guys, marami salamat sa pagsama sa akin ngayon dito sa ating video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking channel, please lang, kailangan ko ng tulong mo. Please subscribe at hit mo na rin yung bell na yan para naman lagi kang notified sa ating mga new uploads, ating mga video. Mag-comment ka na kahit na ano, babasahin natin yan. Kung may tanong ka or meron kang gustong malaman, comment mo lang yan, sasagutin natin yan. And I really appreciate everything, especially your time. Okay, thank you so much. Again and again, Papa Pao here. Purong pagmamahal. Yes! Okay guys, ngayon naman, para sa ating purong kaalaman. Gusto ko lang na malaman mo, na gusto kong tignan mo kung ano nangyayari dyan sa Manila Bay. Kung ikaw ay nasaktan, kung ikaw ay nabigo, kung ikaw ay sinawalang bahala, kung ay na-reject,
kung ikaw ay nadismaya, hindi ko gusto kung ano nangyari sa'yo. Pero isa lang yung sasabihin ko, katulad ng Manila Bay, matagal na mabaho, matagal na puno ng basura, hindi gusto ng Manila Bay yun. Nagkataon lang, nakahanap siya ng maling tao na walang pagpapahalaga sa kanya. Kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, maniwala ka, kumapit ka lang, huwag kang susuko. Dahil katulad ng Manila Bay, darating ang panahon, may pagbabagong mangyayari sa'yo. There's hope! Ikaw pa ba? Yung Manila Bay nga eh, malinis na eh. Pinupuntahan na ng mga ibang tao, pinupuntahan na ng even tourists, mga foreigner, pinupuntahan na ng iba't ibang ibon. How much more ikaw? Mas mahalaga ka, mas importante ka sa mata ng Panginoon kaysa sa Manila Bay. At kung feeling mo, wala nang pag-asa, hopeless ka, suko ka na. Please, mag-isip-isip ka, mayroong pag-asa. Hintay ka lang, patience. Tandaan mo, hanggat buhay tayo, mayroong pag-asa. Ang importante lang, ginagawa natin kung ano yung kaya natin gawin. Okay, katulad ng Manila Bay, hintayin mo lang yung tamang tao na pumasyal sa'yo, makilala mo, makasama mo, dahil meron pang pag-asa. Pwede pang mabago ang lahat. Maniwala ka. Okay! Yan ang ating purong kaalaman.